si ano, Wilma Miranda ng Purok Tresukat, Muntin Lupa City. Member po ako ng DEC at MAGSI. Nagsimula po ako dito magsimba nung mapatigil po ako sa paghahanap buhay ko sa Novelty Philippines. Dito po ako nagsimulang mag-coordinator pag nagpipiesta. Mula po nung ako'y tumigil, umpisa na po yan ang pagsisipi ko kay Paul Santo Domingo. Nakilala ko po si Santo Domingo mula po na mag-serve ako sa simbahan nang mag-umpisa po ako mag-coordinator sa sa mga hermana. Loko po siya nakilala. Unti-unti ko po siya nakilala sa pamamagitan ng pagsama sa mga meeting. Nagpupunta kami sa ibang lugar pag may sa Santo Domingo sa Quezon City, doon ko siya nakilala. Taon-taon yan, nagpupunta kami basta magpipiesta. Hindi maaari, hindi kami pupunta sa Santo Domingo sa ano. Kaya mula nung maging coordinator ako, nagsimula yung nakilala ko si Pong Santo Domingo. Sa akin, si Pong Santo Domingo ay milagroso. Bakit sasabihin ko milagroso? Kasi ang dami niya naitulong sa akin. Lalo pag magdarating ang piyesta, sabi niya, talagang pag nanamalataya ka talaga kay Pong Santo Domingo, talaga ay binibigay niya yung kahilingan mo. Kahit anong hirap, pagdating ng piyesta, talagang humihanda ako. Pati sa paano magkasakit ang anak ko. Na talagang taos puso kong lumapit sa kanya na na talagang humingi ako ng tulong sa kanya at awa. Dahil nga nung magkasakit ang anak ko, tinapad kami na talagang ang anak ko ay bibigay na talaga. Pero sa awa na sa tutunin ko pati napakasarap pala nung ano, maraming nagdadasal. Kasi pag nandito ko sa simbahan, maraming nagdadasal, may mga organisasyon. Ang daming tumutulong sa financial, pati sa spiritual sa pagdadasal. Yan ang naging ano ko kay Pasko sa tutunin. Pati ang Pong Santo Domingo, ang talaga humiling ka dyan. Lalo nung ako'y mag-hermana, talaga ako sa totoo lang. Eh, ako nawala ng anak ko, yung asawa ko, sabi ko sa kaya ko, wala pa. Talagang hindi rin ako niya pinabayaan. Talagang maray pag talagang sumampalataya ka sa kanya, pati talagang nag-serve ka sa kanya, talagang ibibigay sa iyo. Ulitin ko nang magkasakit ang anak ko. Pati yung magdating ng piyesta, dahil niya, talagang palang tayo ko sa pati ko sa pati mo. Pag palang nagsiserve sa simbahan, ang tao binibigyan ng ganyan na pag pinagkakatiwala kasi taong-taong German, kinukuha ang coordinator. Diba? Kahit na ayaw mo na talaga hindi ko makatangi dahil na nagtitiwala sa inyo ng pinagkalawin po sa Pudumigo na magtitiwala. Sa tulong din niya, naibalik yung tindahan ko na napatigil ako, na nagdagay niya yung puhunan ko, gano'n, sa pagdarasal ko yung Santo Domingo. Kasi sa tulong din ni Mama Mary, gano'n, malaki din tulong si Mama Mary. Siyempre, pag wala si Mama Mary, malaking tulong din si Mama Mary sa akin kasi naging ano ko rin yan. Kaya lang, siyempre, pag nandiyan dyan tayo kay Santo Domingo, talagang dyan tayo nakapokus talaga. Maging ano ka, yung marunong magpakumbaba, pati ano, yung marunong magpatawad. Yun na naging ano ko dyan, marunong magpakumbaba, pati marunong magpatawad. Pati kailangan pag marunong kang, ano, wag laging hihingi, kailangan hirap yung hingi ng hingi. Kailangan, ano, yung magbigay ka na walang kapalit. Yung naging ano dyan. Pati pag tumulong ka dyan, pag ano ka, kailangan nasa puso mo talaga yung pag-aano mo. Kasi dyan yung nagtitiwala yung mga ibang tao. Pag talaga yung marunong ka. Pagsasalita ko, kailangan. Hindi ka nakakasakit ng kapwa ko. Para wala ka nasasakit na tao. May hinahong dapat. Ang mensahe ko po sa mga maninimba, huwag po tayo magsawang humingi ng awa at tulong kay Paong Santo Domingo dahil Santo Domingo ay milagroso at talagang hindi niya pababayaan pag talagang nananampalataya sa kanya. Kaya habang tayo ay may lakas at kaya natin magsilbi sa simbahan, tuloy po natin ng walang sawa na buong puso natin tayo ay magserbisyo kay Paong Santo Domingo.